Ako, Susan, marami yung nag-aaway dahil sa pera. Oo. At yan din nga ang puno, tila punot dulo ng umiinit na alitan ngayon ng magkapatid na Christine Reyes at Aramina. Nagkinasuhan pa nga ni Ara ang kanyang nakababatang kapatid dahil umano sa paninira, pamabastos at pagbabanta sa kanya kaugnay ng kinukulugan nilang bahay. Ang kanilang kaso, posibleng mangyari sa kahit sino, kaya naman yan ang ating tatalakayin dito sa Attorney on Call. Awayang magkapatid. Ito ang laman ng balita na kinasasangkutan ng kapwa aktres at magkapatid sa ina na sina Aramina at Christine Reyes. Nitong Miyerkules, April 18, masakit man raw sa kalooban ay nagsampa ng kasong libel at grave coercion sa Quezon City Prosecutor's Office si Ara dahil umano sa paninira, pambabastos at pagbabanta sa kanya ng nakababatang kapatid na si Christine. Masakit sa akin itong gagawin ko kasi sikat siya ngayon. Ayoko siyang masira. Pero hindi na kaya yung masyado na niyang inahamak yung pagkatao ko. Parang niyurakan na niya. Ako, masaya ako kung nasan ako ngayon. Di umano, ang ugat ng di pagkakaunawaan ng dalawa ay ang perang ipinambili ng bahay para sa kanilang ina na may halagang 3.3 million pesos. Ayon kay Ara, napagkasunduan umano nilang magkapatid na si Christine ang magbabayad ng 1 milyong pisong down payment habang si Ara naman ang maghuhulog sa balanse na 2.3 million pesos. Ngunit ngayon ay sinisingil umano ni Christine ang pinang down payment nito sa bahay na sa kanya nakapangalan at kasalukuyang tinitirhan ng kanilang ina. Napabalitang pabalang umano at may pagbabanta ang text messages na ipinapadala ni Christine sa kanyang ate. Sinubukan ng GMA News na makuha ang panig ni Christine pero hindi pa siya nagbibigay ng anumang pahayag sa ngayon. Ano-ano nga ba ang sinasabi ng ating batas tungkol sa pagpapautang at pangungutang? Yan ang ating aalamin sa Attorney on Call. At kasama natin si Attorney Jasmine Rodriguez, ang ating Attorney on Call ngayong hapon. Magandang hapon po, Attorney. Good afternoon. Welcome back. Ito, linawin lang natin, Susan, ano? Kaya po natin ito pinag-uusapan eh, dahil lang sitwasyong ito pwedeng mangyari sa kahit sinong magkapatid. Unahin natin in general, ano? Ito mukhang wala silang kasunduan na in writing. Yes, kasi nga naman magkapatid eh, in fact, kahit magkaibigan nga minsan, ganito na lang gawin natin. Mm-hmm. Wala nang kasulatan. Mm-hmm. At down the line, magkaka-problema. Mm-hmm. Paano ho ba re-resolvehin itong ganitong gusot, Attorney? Well, in the first place, no, in any agreement, kahit naman magkapatid o magulang or kung kanino man magkakaibigan, kailangan laging in writing. Kailangan meron talagang agreement. Kumbaga, maraming mga relasyon ang nasira dahil hindi nila put into writing yung kanilang mga obligasyon. Kasi kahit naman hindi in writing, pwede pa naman ma-enforce. Mm-hmm. Pero kaya lang mahirap to prove. Eh, lalo na kung magkapatid o magulang sa anak. Medyo kailangan talagang nakalagay ang terms and obligations para lang alam mo yung rights mo. Susan, follow-up lang ako. Ang property, Attorney, 3.3 million. Ang usapan daw, Christine will pay 1 million na down payment. Si Ara yung mag... Magtutuloy ng hulog. Si Aramina yung maghuhulog ng 2.3 na balance. Ngayon, sinisingil daw ni Christine si Ara ng 1 million. Dahil apparently, hindi sila nagkaintindihan. Yes, parang hindi nagkaintindihan. Pero nakapangalan yung property kay Christine. May karapatan ba siyang maghabol in the first place? In the first place, I think malaki ang chances ni Christine to run for payment kay Ara. Dapat lang i-prove nila yung payments. Kasi kahit naman, let's say check payments, makikita mo naman kung kailan nagbayad si Ara. So kahit walang agreement between the two of them, makikita how much Ara paid and how much Christine paid. At makikita doon na baka naman infraction of, makikita na dapat hatian na ganito ang dapat na bayaran ni Ara. So, depende na yun sa documentary evidence na pwedeng i-present. Kasi pwede naman siyang accumulated evidence, not necessarily yung agreement in itself kung wala man eh. So, ano may papayo natin, Attorney, doon sa mga kababayan natin na parang baka may ganito mga kaso, no? May mga inuhulugan, ang kasama sa mga paghuhulog, bayarin eh, yung kanilang mga kapatid o magulang. Siguro, no, kahit sinong abogado, ang ipapayo talaga, pag mga ganito involves money, properties, always put it in writing. Kahit na simpleng papel lang. Minsan nga, promissory note, di ba? Sa eskwela, tatanga, o pag-exam yung anak ko para lang may pinangahawakan yung school or kung sino man between the parties. Uh-oh. Para in the end na kailangan magbayaran at magsampa ng kaso, no? Meron nga ang pweba. Regardless kung
kadugo mo yan, kung regardless, matalik na kaibigan mo. Akin kasi, pag halimbawa ako, tinatanong ako, magkakapatid o ano, kinliging lahat kong ina-advise. Sabi ko, kahit simpleng writing lang, kahit na hindi pa nga natin panotarize eh. Kasi hindi naman necessary yun para maging binding ang isang contract eh. Just the meeting of the minds of the parties, nasabihin nila, we are obligated to pay this amount during this time. Para does the law make a distinction between the part? Bawa, may iba bang epekto kung kami ni Susan ang nag-deal na hindi magkaano-ano kesa kung kami ng kapatid ko? Walang-walang diferensya yun? Wala naman siya in particular, pero basically, kung dadalhin mo to, kasi criminal case to, no? Magkakaroon to ng preliminary investigation. I'm sure yung fiscal will make a move para pagkausapin yung magkapatid. Magkakaroon siya ng initiation na, oh, mag-mediate nga muna kayo among yourselves, baka naman maayos pa. Let's save kasi ourselves the trouble. Oh, yes. Kasi alam namang masisettle eh. Ang courts natin naman kasi dinidiscourage yung mga ganitong klaseng cases, yes, especially between siblings. Sana nanonood si Ara at si Christine. Sana maayos na lang yan na between the two of them. Yes. Sila na lang, huwag nang lumalapan. No? Okay, maraming salamat, Attorney Jasmine Rodriguez. Thank you, Attorney. Po yan po, ha?